dito kami sa school ni Nene. Ngayon ay kanyang ribbon cutting kasi ito ay bagong school dito sa community. Nakakatuwa, ang daming tao. Merong mga taga city na mag join sa ribbon cutting. Ito yung kanyang school, Alder Creek Elementary School. Ang daming tao. Ito yung mga dito lang sa ano, sa community, sa neighborhood. Swerte ng mga bata dito. Brand new school. Oh. Ngayon lang ako makakatend ng opening ng brand new school dito sa US. Mamaya siguro may open house. Tingnan natin kung anong tsura ng loob ng school. Saan tayo? Sa school na yan. Tayo ay nag-aantay pa ng ribbon cutting. Okay, excited. Yung meron silang ribbon doon. Yeah, kaya lang gugupitin. Parang opening. Excited ka na ba? No. Baka? Because now, no means no. Okay. Go on in if you want. Ayun, no? Ito yung bagong gym. Ganda. Oh. Ito nga pala'y public, hindi ito private. Nene, ganda ng gym niya, ha? Let's go on the side. Oh. Ganda, ha? Oh. Ito sa kabila. Ito sa baba. Ganda rin ah. Magkano kaya ang paggawa dito, ano? Ganda eh. Ayan, ito daw yung principal's office. Ganda oh. Ikot pa tayo sa loob. Ang school nga pala ay mag-start sa August 8, Friday. Before ng August 8, meron pa silang ano, parang ang tawag nila chaotic call. Ito. Ito. Ito yung sample ng classroom, no? Oh. Ganda ng ito yung example ng classroom. Ganda. Napakaswerte ng mga bata dito. Bago lahat. Ganda ng school. Ganda ng classroom. Hi. What grade is this? Special education. Oh, special education. Great special day class. Okay, thank you. Kindergarten and preschool will be at the end of the hall. Okay, thank you. Yung pala sa mga special education. Sa mga special kids. Ganda rin ah. Ito pa yung isang example nung classroom. Ano? Malamang sa special kids din to. Special education. Ito pa yung isang setup ng classroom. Ganda. Ganda ng setup nila. Meron silang library dito. TV. Siguro to kinder siguro to. Kinder. Yeah.
Oh yeah, kinder to. TK. This one. Isa pang classroom. Anong brand ng TV nila? Ito. Prometean. Ganda. Ito yung parang pinak-projector na nila. Yes, all four. Yeah, there's four kinders. Meron daw four kindergarten classrooms dito. Narinig ko doon sa picture. Kindergarten. Ito ay mga kinder. Ito ay kinder classroom. Ayan o. Ganda. O, ito yung ano. Parang pinaka-playground nila sa loob din. Ito nga pala yung school. Ano siya? May ano, may mga fence. Meron silang drinking fountain, provided din ng mga estudyante ng ano, syempre, paghuhugas ng kamay. Yan. May... Ito yung example ng restrooms. So boys and sa girls, meron silang ano, station ng ano, washing of hands. So ito yung taas, nasa taas na kami. Yun oh. So makikita niyo doon, yun ang sa playground sa labas. Hindi ko lang alam kung accessible na siya ngayon. Ito yung second floor. Fifth grade, ito yung fifth grade na. Fifth grade classroom. Check natin kung anong tsura ng fifth grade classroom. Ayan. Ito yung fifth grade classroom setup. Ganda rin. Ito pa yung isang fifth grade classroom setup. Fifth grade. Siguro nasa 20 or 25 ang bawat classroom. So, 5, 10, mga 20. 20 or to 25 siguro. Hindi kasi sila dito nag overpopulation ng estudyante. Tanda ko si Miggy ng fifth grade. Ano siya eh, ang kaklase lang niya 22. 22 students per class. Welcome to classroom 209. Ito pa yung isang example ng classroom. Wala pa siguro naka-assign dito. Oh, fourth grade. Ito, fourth grade. Pang ano, grade 4. Ganda ng ano nila. Setup. Hanapin natin ang third grade. Kasi yun ang kay Nene na classroom. Wala pa kami nakikita ng Pilipino dito. Ito yung kabilang side ng building. See? Kung anong grade ito. Third grade, Nene. This is third grade. Welcome to third grade. Very subtle differences. Hi, how are you? Awesome. What's your name? Welcome to Mrs. Judd's. Judd's. Third grade classroom.
Ito yung classroom nila. Yeah, hindi ko lang alam kung si Nene ay dito sa classroom na to. Yeah. Nice. I didn't, somebody asked me, I'm like, pero ito yung style lang kanilang upuan. Okay. Yeah, I was like, so yung upuan nila, merong ganito. Merong pwede kang maglagay sa likod. Then yung ilalim ng upuan, awesome. Meron silang storage. Ganun. Yeah, no. And hopefully I'll have the class ready. I mean, it's getting there. Ito yung ano, pinakalikod ng school. Ito yung playground ng mga bata. Malaki din. Ganda. Napakaswerte ng mga bata dito. Public pa ito. Alis na kami. Pero maganda yung school. Napakahabi ko nga, napakaswerte ng mga bata dito. Sabi ko rin kay Nene, swerte niya. Kasi bihira yung mga experience ng ganito. Lalo na syempre sa ating mga galing sa Pilipinas. Ano? Alam naman natin kung yung tsura ng public school sa atin. Tanda ko pa nung nasa public school ako sa Pilipinas. Sa Granja. Tawag namin Green Hills eh. Ano siya? Naku, napakaluma na ng gamit. Pero dito halos lahat bago. Kaya nakakatuwa. Babalik kami sa Monday for the school sa ang tawag nila Coyote Call eh. Doon malalaman yung schedule ng mga bata kung anong classroom o sino mga teachers. Schedules, yun. Doon makikita. Kaya babalik kami sa Monday. Ito yung labas ng school. Nene, ganda na school mo ha? Ganda na yung classroom. Aircon pa. Ano? Aircon? Oo. There was an aircon? Ah, hindi mo karamdam ang aircon? Ito yung tabihan ng school. Nasa gitna ng mga bahayan ng school nila. Ito ay kung lalakarin mula sa bahay, siguro mga 10 minutes walk. Kasi malapit lang to sa bahay. Kayang-kaya itong lakarin ni Nene. Ay, sa bilis maglakad niyan. Ay, no, Nene. Kano ka bilis maglakad? Yo, ang bilis. Easy ah. Hindi pala 10 minutes ang lakad din eh. 5 minutes lang pag si Nene. Yan o, ito ang backyard na eh. Playground, yan. Ito yung harapan. Harapan na eh. Likod. Uwi na kami. Okay, alright.